Hello mga ka-legit Dovercats, isang maulang Webes po sa bawat isa sa atin. Updates po natin patungkol dito sa show ng EAT dahil kani-kanina lang napanood po natin ito kung saan binigyan nga ng pagkakataon ni Jose Manalo itong si Zombie para po mag-shine ngayong araw. Ano nga ba ang nakapalog sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating mga updates this afternoon, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na lagi nakabang at nakantabay sa ating mga videos. Thank you so much for always keep watching and trusting this channel. And now, let's talk about our topic for today's video, no? Kung saan ay talaga namang nagpakita po ng suporta ang TBJ at ang buong legit Dovercats sa kanila pong pagpapakita ng support dito po sa tinatawag na FIBA, kung saan may laban po ang Gilas Pilipinas at naspatan nga ang ilan sa mga legit Dovercats na sinusuportahan di umano ito pong games po na ito na talaga namang pinangungunahan po ni Mr. Money B. Pangilinan. Ganito po kasi nila pinapakita yung kanilang suporta. Hindi katulad ng mga nakaraan, di ba? Kung makikita natin, hindi naman talaga visible ang legit Dovercats. Pero this time, dahil po sa suportang ibinigay ni MBP or Money B. Pangilinan para sa EAT or sa TBJ, ay ibinabalik nila ito sa mga ganitong pamamaraan. Kaya naman, nagpapasalamat po tayo dahil talaga namang suportado po nilang lahat, ano, ang nasabing ito pong nasabing World Cup. And now let's talk about our topic for today's video, kung saan nga itong si Mr. Zombie Togi ay nagpakitang gilas ngayong araw dahil syempre, di ba, magdadalawang buwan na po talaga na napapanood natin itong si Mr. Zombie Togi bilang isa sa mga sugod bahay mga kapatid na host kasama si Jose at saka si Wally doon po sa ilang mga weeks and months na kanyang pagsasama dito ay pinakita po nila na talagang sa umpisa nainibago pa si Zombie kaya parang hindi pa siya makasabay, pero this time natutuwa po tayong lahat na masaksihan na talagang ngayon eh nagle-level up na po si Zombie. At marami pong nakakapansin na talagang tsinatsaga niya at ginagawa niya yung buo niyang effort para po talagang mapansin at hindi po biguin, lalo-lalo na yung mga humahanga at talagang sumusuporta kay Zombie. Kasi kung papansin po ninyo sa comment section, ang dami kasing nagko-comment doon na tanggalin daw si Zombie, na hindi, wala naman daw naiaambag ang isang Zombie Togi dito po sa show na ito. And this time, ngayong araw nga, nakita natin na talagang maga parang binigyan siya ng highlights ngayong araw eh. At nakita natin na meron na talaga siyang purpose. At meron na rin po siyang sarili niyang segment kung saan bago po sila bumunot ng ilang winner dito po sa barangay, siya po yung nagbabalita kung ano na po yung nangyayari dito po sa nasabing IG or Instagram account nitong si Mr. Sumeyor Jose Manalo, no? So ito ay isa yan sa mga binigyan niya ng highlights dito po. At ngayong araw, ikinuwento rin ni Zombie yung kanyang love life naman. Di po natin naasahan na mag-all out or maga ibubuksan ni Zombie yung kanyang buhay na sa publiko, kasi sinabi niya po dun sa segment nila ngayong araw ay ikinuwento niya na nagkaroon pala ng love life or girlfriend itong si Zombie. Sinabi niya na Pilipina girlfriend po yung kanyang naging karelasyon during the time na sila po ay nag-aaral at dun sila nag-meet. Diba? At proud po siya na ikinuwento, kaso ayaw niya lang banggitin yung pangalan dahil hindi po naging successful yung kanilang relationship. And then, Jose Manalo asked Zombie kung ano po yung nangyari. Sinabi niya nga na hindi nga raw naging successful yung relationship niya with a Filipina girl dahil gusto po di umano ng Filipina girlfriend niya na sila po ay mag-settle down na. Kaso nga lang, tinanggihan po ni Zombie dahil nga bata pa raw di umano si Zombie dahil magkaiba sila ng plano sa buhay, ano. At kaya naman ngayong araw, talaga nakita natin na nag-excel ang isang Zombie Togi at binibigyan po ng binibigyan ng spot ni Jose at ni Wally itong si Zombie para po maipakita niya na karapat dapat po siya na maging isang regular na legit Dovercats. Kasi 'di ba, marami na pong nagpinagdaanan at marami na pong dumaang mga host dito po sa nasabing
show na ito, no? Dahil sa existence niyang 44 years, ang dami ng pinasikat, ang dami ng umalis, ang dami ng inalis, ang dami ng napalitan, but still, eh talagang yung mga umaalis na yun, nagkakaroon ng career, di ba? Hindi na natin, ano, hindi na tayo lalayo kay Alden Richards lang, di ba? Nung bago po siya maging legit Davor Cuts, hindi naman talaga ganun kakilala si A. Alden at hindi ganun karami yung kanyang project. Pero, because nabigyan siya ng pagkakataon ng EAT o ng TBJ at ng branded Eat Bulaga na mapanood nga at talagang mapag-usapan, lalo-lalo na yung Aldab Days nila, doon po nagsimula na umalagwa yung kanyang career. So, ganun din po yung ginagawa ngayon ng TBJ at ng EAT Production kay Zombie, kaya hindi sila basta-basta naniniwala sa mga bashers na hindi nga karapat-dapat si Zombie sa nasabing show. So, this time, magre-react naman tayo, no? Dahil may mga reaction po kayo patungkol sa last update po natin. At babasahin natin sa inyo yung mga komento ninyo patungkol sa last update natin. So, umpisa natin yan. Ayan. So, sabi po ni Ma'am si Maria Teresa Romero, accepted na legit Davor Cuts yung dami at haba ng ads. Kasi meaning nun, kumikita malakas talaga ang TV5 dahil sa EAT. Ayun, totoo naman. Kasi nga, diba, talagang, kumbaga, parang kukunti na lang yung segment na mapapanood po natin sa EAT sa dami po ng mga ads na kanilang pinapalabas. Na-accept na rin naman talaga yun ng mga legit Davor Cuts. And Miss Lipster Fernandez also said, pati pag seryoso sa pag nagbayo, maiiyak ka talaga. Hindi gaya nung dalawang Tulongges, mabanggit lang ang TBJ, nilalayasan na. True. Diba? Maraming beses na po nilang ginawa yan. At talagang nababash po sila sa ganong pagkakataon. Ewan ko kung totoong binago na nila yung ganong style nila. Sabi ni Juan Junard Benarao, basta si Mayor Jose handang magpasagasa sa motorcycle, humiga sa mainit na kalsada, mapatawa lang ang legit Davor Cuts. So, say hello di kita. I love you. Ayan. So, yun po yung ilan sa mga segment na napanood po natin, ano, kamakailan lang. Talagang kinatuwaan po yung ginawa nila during that time. Thank you po, Mr. Junard Benarao. And also, Miss Yoli Bautista ng 804 said, magtataka ka sa tatlong langaw, hindi naman sila involved sa issue ng tape, pero sila yung active pumapel. Hindi nila alam na hindi sila kasali, pero pilit sumasawsaw. Langaw, hindi kayo ang pinariringgan, bakit kayo sumasawsaw? Alamin muna ninyo ang storya bago kayo makisawsaw o loko kayo. Eh kasi nga, diba, parang sila po yung, ano eh, sila yung mouthpiece ng tape. Kung sumawsaw sila dun sa bangayan po ng TBJ at ng Tape Incorporated. So, salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related po sa ating latest updates.